itinaas pa nito ang isang palad. Dahan-dahan lang at napupuruliyata ang utak ko. Akala ko pa babae ang kukunin mo. Bumaling ito sa panganay. That's what I thought. But then, Blake stood out from all the interviewees. Mas magaling siya sa mga babaeng na-interview ko. And besides, I observed the way Blake handles the people and the farm. So far, he's efficient and knows exactly what he's doing. Singit ng kanyang ate Reyna. Nalukot ang ilong ng pinakabatang Fernandez. Natural iyan, ang sasabihin mo. Crush mo siya eh. Pinigilan ni Army ang nagbabantang ngiti sa kanyang labi. Hindi lingit sa pansin niya na may gusto sa kanya si Reyna. Madalas na kasi itong lumalabas ng lab simula nang dumating siya. Hindi gaya sa nakuhang report ni Mina at ayon na rin sa ibang trabahador sa farm. Mukhang pagdating sa pinakabatang Fernandez ay magkakaroon ng spice ang buring niyang buhay sa farm. Hindi na magiging routine ang ginagawa niya. Mula sa pagsosupervise ng mga tao, pagmomonitor sa mga pinapalabas na libu-libong bulaklak, paggawa ng reports, at pagpuslit sa nagsisilbing mini-office ng pamilya sa loob ng bahay. You don't have any option, Laika. Tinanggap na namin siya at hindi na magbabago pa iyon dahil lang sa ayaw mo sa kanya. Ani ng kanyang ate Isabel. Hindi sa ayaw ko sa kanya. Wala naman akong sinasabing ganoon. Nagulat lang ako sa nalaman ko. Mas alam ng babaeng tungkol sa mga bulaklak, di ba? Eh bakit ikaw? Naturingang babae, pero mas madami pa yatang alam si Blake kaysa sa iyo. Ganti ng ate Reyna nito. Pinigilan niya ulit ang mapangiti nang humaba ang nguso ng martial arts expert. Parang itong batang pinapagalitan ng itsura nito. Ibang usapan naman iyon. Bulong nito. At pagkatapos ay tumingin sa kanya na puno pa rin ng pagtataka at pagduduna. Wala nga naman sa itsura at katawan niya na may experience at knowledge sa flowers. Tumikim siya. Hindi man ako babae. Pero nasisigurado ko sa inyo na alam ko ang mga ginagawa ko. I have extensive knowledge on various kinds of flowers and how to cultivate them. He's right, Laika. And would you believe na naging florist din siya dati? Ani ng kanyang ate Isabel. Umigkas ang isang kilay ng anghel. Di nga. Bahagyan siyang tumango bilang pagsang-ayon. Nalaglag ang panga nito. She murmured something at base sa paggalaw ng labi nito. Alam niya kung ano ang sinasabi nito. Bading. Napailing na lang si Army. Damn you, Mina. Makakaganti din ako sa iyo. He clenched his teeth silently. Kung hindi lang niya mahal ang kapatid, malamang nasakal na niya ito. Hanggang ngayon, ay hindi pa rin niya alam kung anong tinatakbo ng isip nito. Nang makuha mula sa pagkakatiwalaan nilang hacker ang bagong identity niya, ay napasigaw siya sa pagtutol. Tinawanan lang iyon ng kapatid. Naalala niya ang away nila ng araw nang ibinigay nito sa kanya ang mga peking documents nila bilang Blake Salazar. 2 years as a florist designer. Ano ako? Bakla? Kita ang ugat sa lieg niya. Dahil sa sigaw niya nang mabasa ang magiging profile niya. Kailangan iyan, kuya. Para ma-impress sa iyo si Isabel Fernandez. She's a florist herself. Kaya alam kong kapag nalaman niya na ganoon ka din, ay tiyak na dagdag points sa iyo. Eh paano kung hingin niya na mag-demo ako in front of them? Aber, you have 2 weeks para mag-take ng crash course. I'm not gonna have that identity. Baguhin mo iyan. Itinapon niya ang envelope. Oh, come on, kuya. Alam kong kayang-kayang mo ito. Ikaw pa. You're the best sa lahat ng bagay na sinusubukan mo. This is an easy assignment. Maning-mani lang yan sa iyo.
but it's like you're asking me to act like again. I can't do that, Mina. Huwag kang makitid ang utak mo, kuya. Sa gwapo at macho mo ba namang iyan? Panghihinalaan ka pa nila? Pero sa nakikita na yung pagkagulat ni Laika, parang gusto niyang kutusan ang kapatid. Head to foot, ulit siyang tiningnan ng babae. Mas iniintindi pa nito ang kaisipang lalaki ang magiging assistant nito kaysa ang sarili nitong sugat. Papunta sila ng impyerno. Iyon ang naramdaman ni Laika habang binabagta sila ang daan papunta sa klinik ng family doctor nila na si Tito Manuel nila. Katabi niya ang tahimik na si Blaine na inutusan ng ate Isabel niyang samahan siya. Nawala ng saysay ang lahat ng reklamo niya nang pairali ng ate niya ang pagiging panganay. Kung kanina, nababaliwala niya ang sugat habang nag-uusap silang magkapatid. Ngayon, ay wala na siyang ibang maisip, kundi kung gaano kasakit iyon. Napangiwi pa siya minsan kapag dumadaan sila sa lubak-lubak na daan at hindi sinasadyang masagi ng manibela niya ang kamay. Idagdag pa ang kalbaryo niya ang kabang na darama. Sa bawat metrong tinatahak ng sasakyan, ay papalapit na papalapit siya sa kinatatakutan niya. I'm sorry about your hand. Napapitlag siya ng magsalita ang lalaki. Napahawak tuloy siya sa dibdib niya. Nagulat yata kita. Sorry. Hinging paumanhin nito ulit. Marahan lang siyang tumango. Parang hindi niya kayang magsalita sa haluhalong nararamdaman niya. Gulat, kaba, at sakit ng kanyang kamay. I'm sorry again. Had I known you're Laika Fernandez, hindi na sana ako gumanti pa. I should... Okay lang. Sa wakas ay nakuha niyang magsalita. Kasalanan ko din ito, kung tutuusin. Reflex na lang iyon ang nangyari sa iyo. Kaya dapat wala kang ikabahala. Isa pa, malayo sa bituka ito. Itinaas niya pang bahagya ang kamay at bahagyang tiningnan ang mukha nito. Kahit hindi kaharap sa kanya ang lalaki, kitang-kita niyang tinatagong amusement sa expression nito. Bilib din naman ako sa iyo. Nagsalubong ang mga kilay niya. Anong kabilib-bilib sa sitwasyon ko ngayon? Hindi ba nito nakikita na malapit na siyang mahimatay sa kinauupuan niya ngayon? Akala ko ba, sanay ang mga black belter sa balian ng buto. Bakit sa isang maliit na sugat lang ay parang namumutla ka na? Eh ano ngayon kung black belter ako? Singhal niyang tila naghahamon pa. Hindi ibig sabihin noon ay robot kami para hindi malabasan ng dugo. Kung maaari lang humalukip-kip ay ginawa na niya. Ang kaso ay iniintindi niya ang kamay niya. Mapangiwi na siya. May maipipintas na naman sa kanya ang lalaki. Sa lahat ng empleyadong kinuha ng ate niya, isang akala mo kung sino pa ang pinili. Relax, okay? I was just making a conversation here. Oh please, don't bother. I'm not in the mood today. Kung gusto mong makipag-close, huwag gayon. At magulo ang utak ko, puso at dugo ko. Kung dagdagan mo pa, ay baka hindi ko nakayanin. Sorry. Inis na napapikit si Laika. Hindi niya alam kung bakit naririndi siya sa tuwing humihingi ito ng sorry. Dahil kaya sa nararamdaman niyang hindi ito sincere? Are you sure you're okay? Namumutla ka na. Tingin mo, may okay bang maputla? Why so scared? Pupunta lang naman tayo sa doktor. Hindi tayo sasabak ng giyera sa Mindanao. Mas gugustuhin ko pang makipagbalian ng buto sa mga abo sa Yav kaysa magpa-injeksyon sa doktor. Naiinis na himutok niya.
Nakita niya ang pagsupil nito ng ngiti. "So, you're an iatrophobic." Taas ang noong binalingan niya ang lalaki. Naghahamon ulit. "Eh, ano ngayon sa'yo? Iatrophobic ka nga." He concluded. "Hindi." Dagling tanggi niya. "Kung iatrophobic ako, di sana wala ako dito sa sasakyan. At nakahilata lang ako ngayon sa kwarto ko. Maubusan na siya ng dugo." Pero hindi siya aamin sa lalaki na ang greatest fear niya ay ang pagpunta ng doktor o hospital. Sa tingin niya, ay hindi naman siya ganoon ka-iatrophobic. Nakakapunta pa rin roon. Kapag pinipilit siya at alam niyang may kasama siya, pero noon ka napupunta siyang mag-isa. "Ano yung sinabi ni Reyna na huwag kang mag-alala? Dahil nandito naman ako para kagatin mo." Paalala nito. Nawala saglit ang sakit na iniinda niya. Anak ng putaktik talaga. Narinig niya ang sinabi ng kapatid niya. "Nagpapaniwala ka sa ate kong iyon. Gumaganti lang yun sa akin." Pinili niyang ibaling ang tingin sa labas ng bintana upang hindi makita ng lalaki na mas lalo pang namutla ang mukha niya dahil sa sinabi nito. "Could be. Pero kung sakaling totoo man iyon, payag naman akong magpakagat sa iyo. If that would make it easier for you to face the doctor." Taas ang kila at marahas na bumaling siya ulit dito. Nakangiti ito. Maging ang mga mata ay ngumingiti. "Ganyan ka ba talaga?" Kumunot ang noon nito. "What do you mean?" "Yang ganyan. Masyado kang ewan." Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa. Kung kanina sa bahay, ay ginawa niya iyon para siguraduhin ang kasarian nito. Ngayon ay ginawa niya iyon para makaramdam ng kaunting pagkailang ang lalaki. The guy was so sure of himself. Parang wala man lang tinatagong insecurity sa katawan. Sigurado siyang hindi ito badi. "Ni hindi ko man lang makita na na-intimidate ka sa akin o nahihiya. Eh ako ang amo sa ating dalawa. Kailangan ko bang ma-intimidate sa iyo?" Ang itsura ng mukha nito ay yung isang taong walang ka-idea sa nangyayari sa paligid. Doon na siya nasapol at biglang natameme. Wala siyang makapangsagot. Siya ang magmumukhang mayabang kapag sinabi niya wala pang lalaki sa buhay niya ang hindi nai-intimidate sa presensya niya. Iba si Blake sa lahat ng lalaki. Iyon ang napatunayan niya kahit wala pang isang oras silang magkasama. "You know what, Miss Laika?" "Bakit?" Natigil ito sa pagpapaliwanag nang makita ang pagmumukha niya. "Wala." May tunaw pa rin ang pagtataray ang boses niya. Hindi niya kinakaila ang gulat nang banggitin nito ang pangalan niya at i-address pa siyang Miss. Ganoon ba talaga kalakas ang personality ng lalaking ito at maging ang pagtawag nito sa kanya ng Miss ay may halo pa rin otoridad. Kung magsalita ito at kumilos ay tila hindi assistant. Pero hindi naman siya nakaramdam ng insulto sa paraan ng pagsasalita nito. In fact, naiinis siya. At dito na po nagtatapos ang part 4 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.